Halimbawa, mga kasari, ang iyong sari-sari store, ang iyong negosyo ay may daily average gross sales na 10,000 pesos. Bumibenta ka ng 10,000 pesos up kada araw. Hello, good afternoon mga kasari. Welcome to my channel. So for today's video ay very interesting ang topic na i-share ko sa inyo. So, kagagaling-galing lang namin mga kasari sa pamimili, no, sa Pure Gold kasi 25th anniversary ng Pure Gold and today, Sunday, is their last day of sale. So, andito yung ating mga pinamili, no, mga kasari. Ang resibo na ating pinamili ay umabot sa 6,200 and then may discount na 118. At kung mapapansin nyo dito sa resibo, which is later on, ipapakita ko sa inyo, ay meron siyang VAT na 517 pesos. So ano nga ba itong VAT, no? Or value added tax? At ito nga mga kasari, ang i-share ko sa inyo ngayon. Disclaimer lang po, no? Hindi po ako expert sa usapin ng taxation or ng VAT. Ngayon, ang i-share ko po sa inyo is based lang po sa knowledge or sa personal knowledge ko. Yun nalalaman ko po with regards to value added tax. Ngayon, para po, no, kung kayo ay merong questions or gusto nyong kumonsulta, ang suggestion ko po is to seek the opinion of the expert, yung mga tax expert po. So, kung interesado kang malaman ang tungkol sa topic na value added tax, panoorin nyo ang video na ito mga kasari till the end. At kung bago ka sa channel na ito, please don't forget to like, share, and subscribe at my YouTube channel and follow me on my Facebook page, Mami Che Channel. At huwag nyo rin kalimutan na i-click ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago tayong mga videos mga kasari. So, ito yung mga resibo ng mga kasari ng mga transactions natin for today. So, una ay kumain tayo sa isang fast food. Ang order lang ay French fries. So, ang total amount is 65 pesos, no? Ang net of VAT niya is 58.04. Tapos, may VAT siya na 12% na 6.96, no? So, yun ang VAT niya. And then, nagpagas tayo mga kasari, no, na worth 500 pesos. No? Sa 500 pesos, ang VAT doon ay 53.57. Dito naman ay bumili tayo ng gatas ni baby. So, ang gatas is 1,108. Ang VAT ng gatas is 118 pesos and 71 centavos. At dito naman sa ating grocery na umabot ng 6,000, ang VAT dito ay 517 pesos 0.32 centavos. So kung i-add mo siya, mga kasari, yung amount ng VAT ay medyo malaki-laki siya, no? Yan. Medyo malaki-laki, almost 1,000 pesos ang value added tax na kasama or naka-add dito sa ating pinamili. Okay, so sa atin, no, sa Philippines, mga kasari, ang VAT rate natin is 12%. So, ano nga ba ang VAT or value added tax? Sa taxation, mga kasari, VAT or value added tax is a sales tax. It is actually the seller who files and pay for the 12% VAT. However, since VAT is transferable or can be transferred to the consumer, it is the consumer who shoulders the economic burden, 'di ba? Lalo na kapag ka ang consumer, mga kasari, ay walang business. So why so? Gusto nyo bang malaman? Patuloy nyo pong panoorin ang video na ito. Again, no? Ang nagbabayad po talaga ng VAT ay ang seller. Pero tina-transfer or ina-add niya ito doon sa mga produkto or services na kanyang ibinebenta or nire-render, lalo na kapag siya ay VATable. For example, ako si Pure Gold. As a Pure Gold, ako ang seller, no?
Ang bawat benta ni Pure Food, lalo na sa mga mga products na subject to VAT, no? Kasi meron kasing mga products na not subject to VAT or non-VAT and those that are exempt to VAT. So, zero lang yung kanilang VAT rate. Pero kapag ka ang product is VATable, automatic yon merong 12%. So, again, halimbawa ako si Pure Gold, ako ang seller. Ang bawat benta ko ng VATable items ay dapat bayaran ko yung 12% VAT noon. Diba? 12% VAT noon dapat babayaran ko. So, pero, no, pwede ko yon i-pass on or ipatong doon sa produkto na binibenta ko. Diba? Ngayon, ano naman yung pang-offset ko, no, sa aking VAT na kailangan bayaran? May dalawa tayong klase ng VAT. Output VAT, ito yung VAT on sales, and input VAT, ito yung VAT on purchases. Parehas yan na 12%. So, ganito yung nangyayari doon. As a seller, kung ako si Pure Gold, no, ang lahat ng benta ko ay may 12% VAT. Also, nagpo-purchase ako ng mga merchandise ko na ire-resell ko. Which is, yung seller din nun ay meron ding nilalagay na 12% output VAT. On part of Pure Gold, no, magiging claims ko yon, yung 12% na yon ay magiging form ng input VAT. So, yung output VAT ko, less ko yung input VAT, which is yung claim, yun na lang yung kailangan kong bayaran na tax or sales tax, no? Inyo mga kasari, dito sa ating resibo ay may makikita ka sa tabi na letter V at letter E. Ano ang ibig sabihin yan mga kasari? Hindi lahat ng nabili ko kay Pure Gold is subject to VAT. Yung may mga letter V na katabi lang ang subject to VAT. Pagka merong letter E, ibig sabihin yan ay exempt to VAT. Kagaya na lang ng bigas. Walang VAT yan na ipinatong si Pure Gold. Si chicken, no? Or asukal. So, walang VAT yan. Ano pa yung mga walang VAT? Yan. Kasi merong mga produkto na VAT exempt kung tawagin. So, hindi lahat ng nabili natin kay Pure Gold ay subject to VAT. Ito lang. Itong mga toothpaste, mga deodorant, etc. No? Lahat ng may letter V, yan ang may additional 12% VAT. So, ano ang advantage ng isang business owner, mga kasari? Isa sa advantage ng mga business owner as compared to the usual consumers of products, no, si business owner pwede niyang gamitin itong VAT ng kanyang mga pinamili, 'di ba? Pang-offset doon sa VAT naman ng kanyang naibenta. 'Di ba? Ibinabawas 'to. So lahat ng VAT na nakokolekta niya doon sa lahat ng purchases niya ay pwede niya yung i-minus or i-less doon sa 12% VAT na ng kanyang mga naibentang produkto. Yun ang isang advantage ng business owner. As compared to the usual, no, employee, for example, na hindi walang business, or regular consumer. When we eat, no, sa mga fast food, automatic yan, may VAT yan. Yung kuryente na kinukonsume natin, merong VAT yan. Dahil nga wala ka namang business, wala ka namang ibinibenta or nire-render sa service, wala kang paggagamitan ng iyong input VAT na nakukuha doon sa mga produkto or serbisyo na ipinamimili mo. So, kaya yung sinasabi na the seller actually is the one paying for the 12% VAT. However, it is the consumer who shoulders the economic burden, lalo na kapag wala kang business. But not all businesses ay pwedeng may paggamitan ng VAT, no? Kasi yung required na maging VATable, no, is yung mayroong gross receipt or gross sales na 3 million pesos, no, sa buong taon. Kapag nag-exceed ka ng 3 million pesos or ikaw ay nag-i-import, automatic meron kang VAT dyan. Or kung ikaw ay required na mag-VAT pero hindi ka nagpa-register as a VATable entity.
Ngayon, mga kasari, kapag tayo ay nagbe-business at tayo ay nagpa-register, no, sa BIR, ang aking suggestion is magpa-register kayo as VATable. Kasi may option kayo, lalo na kapag ka below ng 3 million gross sales, may option ka na mag-non-VAT ka. Pero ang sinasuggest ko is magpa-register ka as VATable para nang sa ganun, yung lahat ng naiipon mong input VAT from your purchases ay ma-claim mo or magamit mo sa iyong business. Pero kung tayo ay nasa business at VAT registered person tayo, not all of these expenses, no, ay makiklaim mo ang VAT, no, mga kasari. Only those expenses that are, no, nirender mo or yung pinurchase mo para sa iyong negosyo. For example, bumili ako ng milk ng gatas. Yung gatas, meron siyang VAT na 118 pesos. Pero yung gatas, hindi ko naman siya paninda, 'di ba? Or hindi ko naman siya ginamit sa business ko. Yung 118 pesos na VAT na 'yon, hindi ko siya pwedeng pang-offset doon sa VAT on sales or sa output VAT ko, no, as a seller. Yung 118, parang binayaran ko na rin 'yon, no? Parang kinonsume ko na 'yon. So, kasama na 'yon siya sa expense ko. Hindi siya kasama sa business kasi hindi naman siya business expense. Pero itong mga produkto na pinamili mo at i-resell mo, yung VAT ng resibo na yon, pwede mo siyang na-claim as input VAT. Or halimbawa nagpagas ka, no, dahil namili ka, that is necessary to the conduct of your business, then yung VAT ng gas na pinurchase mo is valid input VAT. Pwede mo siyang i-deduct doon sa VAT on sales mo or yung iyong output VAT. Eh, paano itong Jollibee, di ba? May resibo ako dito ng Jollibee kasi nagmerienda ako habang ako ay namimili. Pwede naman, pero may certain limit, no? May certain limit yung tinatawag na representation, no? Hindi lahat na, hindi ka pwedeng mangulekta ka ng mga resibo pang offset kasi may limit lang yan siya. So, pwede pa rin siya kasi for the conduct pa rin naman yun, related pa rin naman yun sa iyong business, sa iyong pagninegosyo. But again, for those products or those items that are not for resale, hindi mo siya merchandise na pang-resell or hindi siya expenses na necessary for the conduct of your business, hindi mo siya pwedeng gamitin as an expense, hindi mo rin pwedeng gamitin yung input VAT o yung VAT na nandun sa resibo doon sa iyong pinamili. So, magbibigay ako na example, no, mga kasari. Again, ang threshold para maging VATable is 3 million gross sales. 3 million pesos gross sales, aggregate gross sales for the year. So, halimbawa, mga kasari, ang iyong sari-sari store, ang iyong negosyo, ay may daily average gross sales na 10,000 pesos. Bumibenta ka ng 10,000 pesos up kada araw. So, sabihin natin ito ang iyong daily average gross sales. So, multiplied by the number of days, which is 30 days in a month. So, ang monthly gross sales mo ay 300,000 pesos sa isang buwan. Multiplied by the number of months in a year, which is 12. So, 300 times 12. Ang iyong gross sales, no, annual gross sales is 3.6 million. Dahil lumagpas ka sa threshold na 3 million, VATable na ang iyong sales. No? Except, dahil sa nature ng business ng sari-sari store, which is resell, no, VATable sales ka. Divided by 1.12, so 100% and then yung 12% VAT, para makuha mo yung para makuha natin yung how much ba doon ang iyong VAT on sales. So, iti-divide mo yan sa 1.12. So, ang net of VAT mo is 3,214,285. At para makuha mo yung VAT on sales mo o yung tinatawag natin na output
output VAT, imumultiply mo yung net of VAT sa 12%. So, times 12%, ang VAT na dapat na babayaran mo sa iyong business ay 385,714 pesos. Yan yung tinatawag na output VAT or VAT on sales. No? So, yung VAT talaga, mga kasari, ang nagbabaya dyan is yung seller. Yung seller of goods. But wait, no? Dahil VATable ka, kung nagpa-register ka as a VATable entity or yung business mo ay VATable, no? Or ikaw ay VAT, nagre-register ka, nag-VAT registered ka. Okay. Kung hindi ka nag-VAT registered or hindi, kung non-VAT ka, automatic kang VATable, magbabayad ka na ng 12% VAT kasi lumagpas ka sa threshold na 3 million. Pero kung VAT registered ka, hindi pa ito yung babayaran mo, mga kasari. Kasi meron ka pang purchases, meron ka pang tinatawag na input VAT na pwede mong, na-claim mo yon, na pwede mong i-offset dito sa iyong VAT on sales or output VAT. So, to continue, so, again, no, ang iyong output VAT or VAT on sales is 385,714 at ikaw ay VAT registered, no? Meron ka mga purchases. Inipon mo yung mga resibo mo doon sa buong taon. At ang mga resibo mo, ang total ay 2.8 million, which is VATable din. So, computein natin, kunin din natin yung 12% VAT nung 2.8 million na iyong purchases. So, para makuha mo yung net of VAT, divide mo siya sa 1.12. So, 2,800,000 divided by 1.12, ang net of VAT is 2,500,000 pesos. At para, 2.5 million, sorry. At para makuha mo kung magkano yung 12% VAT, i-multiply mo siya sa VAT rate, which is 12%. So, 2.5 million times 12%, ang iyong input VAT na makiklaim from your purchases is 300,000. And since VAT registered ka, no, nagpa-registered ka as a VATable, pwede mo itong i-offset or i-minus dito sa iyong VAT on sales. So, instead of yung VAT on sales mo or yung output VAT mo na babayaran ay 385,000, ima-minus mo yung claim mo na input VAT on your purchases, which is 300,000, ang babayaran mo na lang sa iyong business ay 85,714 for the VAT, no? VAT is isang klase pa lang siya ng tax dito sa Philippines. So kapag ka nagbe-business, no, at tayo ay lalagpas sa threshold na 3 million pesos and subject to VAT ang ating nature of business, so kasama ka sa magbabayad ng output VAT. So, yun lang mga kasari ang maishishare ko sa inyo, no? I hope ay meron kayong natutunan sa video na ito. Medyo malawak ang usapin ng taxation, ng value-added tax, ng income tax, no, etc. Pero kailangan ay may alam tayo dito mga kasari, lalo na kapag ka tayo ay nagbi-business at kung lumalaki ang iyong business, diba? At lumalagpas ka doon sa threshold, ay kailangan mo nang magpa-VAT registered mga kasari. But then again, no, kung may mga questions kayo at may mga kailangan pang malaman, ang suggestion ko mga kasari is to consult or seek the assistance of tax experts. Sila yung mga eksperto natin sa taxation, no? So magpa-guide tayo sa kanila, no? Mag-consult kayo sa mga tax expert, lalo na kung malaki na yung transactions, malaki na yung business mo, mini mart na yan, o kaya mini pure gold na yan, diba? Or wholesaler ka na at lumagpas ka na sa threshold ng 3 million pesos, ay baka kailangan mo na ng tax expert.
So again, thank you so much for watching. I hope ay nag-enjoy kayo at may natutunan kayo kahit konti lang sa video na ito, mga kasari. And please don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel and follow me on my Facebook page, Mami Che Channel. At huwag niyo pong kakalimutan na i-hit ang notification bell para ma-notify kayo kapag may bago akong video na ilalabas. Thank you so much. Love and be loved. God bless. Bye-bye.